Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ang pag-uusapan naman natin ay mga herbal supplement. Lagi din siyang binibili sa mga botika. Hinahanap din to sa amin. Ang brand na re-reviewin natin ay tungkol dito sa GFOXX SPIRULINA. Kung gusto nyo malaman ang masasabi ng isang pharmacist regarding dito, then please keep on watching. So, umpisahan natin sa spirulina. Ano nga ba ang spirulina? So, ang spirulina ay tinatawag nating herbal supplement. Kilalang-kilala siya sa ating market ngayon. Kasi nauuso na nagtitake tayo ng mga herbal supplements, hindi lang yung mga gamot na tinitake natin para sa sakit natin. So, gumagamit din tayo ng mga herbal. And alam nyo ba guys na ang spirulina ay napakaraming nutrients na nakukuha sa kanya? Tapos, sobrang beneficial pa niya para sa ating katawan at sa ating brain. So, maraming pag-aaral ang ginawa sa spirulina at meron tayong iba't ibang evidence-based health benefits tungkol dito. So, ang una dyan ay, ang spirulina ay sobrang daming nutrients na makukuha sa kanya. Kasi ang spirulina ay isang organism, tumutubo siya sa salt water or sa fresh water. And meron siyang type ng bacteria na tinatawag nating cyanobacteria. Guys, huwag kayong matakot kung isa siyang bacteria or isa siyang algae kasi para ba tayong nasa television or para tayong nasa soap opera sa TV, diba meron tayong kontrabida at merong bida. Parang kumakatawan sa bida itong spirulina. Tinatawag siyang blue-green algae. Bigay tayo ng example, halimbawa halaman or plants, yung cyanobacteria ay nakaka-produce ng energy galing sa ating sunlight sa pamamagitan ng process ng photosynthesis. Parang ganun din yung ginagawa ng spirulina sa ating katawan. Ang spirulina kasi rich siya sa protein, vitamin B1, B2, B3, copper, at saka iron. And meron din siyang amounts ng magnesium, potassium na beneficial at importante sa ating immune system. Alam niyo din ba guys na ang spirulina ay nagpo-provide sa atin ng small amount of fat? Pero yung fat na hindi naman nakakataba, fat na beneficial para sa ating puso or para sa ating kolesterol. Kasi meron siyang omega-3 and omega-6 na fatty acids which is beneficial nga para mga nasabi ko. Isipin nyo din guys na ang spirulina ay may mataas na percentage ng protein sa kanya. Binibigay niya yung mga essential amino acids na kailangan natin. Sunod na evidence health benefits sa kanya ay isa siyang antioxidant. At merong anti-inflammatory properties sa spirulina. So, nakakatanggal siya ng pamamaga sa ating kasukasuan or sa ating katawan. Ibig sabihin, nakakatulong siya para sa may mga rayuma or nakakatulong din para sa mga taong may cancer or may skin problems at kung ano-anong diseases. Pero guys, hindi ito talaga yung pinakagamot. So, supplement siya na nakakatulong para dito. So, diba guys, sinabi ko nga na isa siyang antioxidant kasi nakakaprotekta siya dun sa mga oxidative damage sa ating skin. So, hindi lang tayo healthy pang labas, maganda din na healthy din yung loob ng ating sistema. So, meron siyang tinatawag na phycocyanin. So, sobrang lalim na nito guys. Pero itong phycocyanin na to, isa siyang klase ng antioxidant substance. So, ito yung meron dun sa spirulina na nagbibigay sa kulay niya na blue-green color. So, kaya siya blue-green dahil yun dun. So, diba, isipin nyo, kaya pala blue-green to kasi antioxidant effect niya yun or ito yung ingredient na yun. Next guys, nakakalaban ang spirulina para sa mga bad cholesterol natin and yung ating triglyceride level. So, pag nagpapalaban kayo, kalimitang nababasa nyo to dun sa mga lab results nyo. Alam nyo naman guys na ang heart disease ay isa sa mga cause of death nating lahat dito sa buong mundo. Habang nag-aaral yung mga scientists natin, mga gumagawa ng gamot, nakita nila na ang spirulina ay nakakatulong para mapababa or mapaganda yung ating triglyceride levels or yung ating cholesterol. So, mas nananalo yung ating good cholesterol. Kapag uminom ka ng spirulina, yung bad cholesterol mo ay bababa at the same time, yung good cholesterol mo ay tataas. So, isipin nyo, pinagpapalit niya yung dalawa. So, yun yung kagandahan ng effect niya. So, sinasabi din sa ibang pag-aaral na nakakatulong ang spirulina, meron siyang anti-cancer properties.
So, ibig sabihin lang guys, hindi siya yung pinakagamot sa cancer. Don't get me wrong. Kahit papano, masuplementahan tayo sa mga cancer cells natin. At guys, nakakatulong din ang spirulina para ma-reduce yung blood pressure natin. Kasama naman kasi lahat na doon. So, kapag meron tayong high blood pressure, nandiyan na yung heart problems natin, heart attack, stroke, or meron tayong chronic kidney disease. So, nakakatulong yun para mabawas-bawasan yung pag-trigger nitong mga sakit na to. Also guys, kapag meron kayong mga nararamdamang sakit or nakapagpa-check up na kayo sa mga doktor, always ask kung pwede kayong mag-take ng mga food supplements. Kaya nga nitong GFOXX SPIRULINA. Guys, nakakatulong din ang spirulina para sa mga symptoms ng allergic rhinitis. So, itong allergic rhinitis, ito yung atching ka ng atching. So, may allergy ka sa dust, sa pollen, sa mga balahibo ng pets. And ito yung nakakaranas ka ng inflammation sa inyong nasal passages or passageways. Nasabi na pwedeng alternative treatment itong spirulina sa mga symptoms ng allergic rhinitis. And guys, effective din ang spirulina against sa ating anemia or yung kulang ka sa red blood cells sa iyong dugo. So, yung anemia kasi guys, ay common sa mga older adults or yung medyo may edad na. Sila yung mga nakakaranas ng manghihina, madaling mapagod, kasi nga kulang tayo sa ating red blood cells. Dahil doon, mas nakakatulong kapag nagtitake tayo ng spirulina. Yun nga lang guys, masusing pag-aaral pa ang binibigay dito. So, depende pa rin sa reseta sa inyo ng inyong doktor. Nakakatulong din guys ang spirulina para sa ating muscle strength and endurance. So, perfect siya para sa ating mga athletes or yung mahilig mag-basketball, mag-gym, kasi nai-improve niya yung muscle strength natin. So, ang effect niya, mas hindi na tayo madaling mapagod, tapos mas parang tumitibay yung ating kasukasuan or yung ating muscle. Siyempre, samahan natin ng magandang exercise habits. And guys, nakakatulong din ang spirulina para makontrol yung ating blood sugar. So yun guys, so ngayon check natin itong GFOXX SPIRULINA. So, nandito sa kanyang packaging ay meron siyang 100 tablets sa isang bottle niya. So pasok na 3 months and konting araw mo na siyang magagamit. Meron pa itong kasamang probiotics which is okay na okay para sa ating tiyan. Guys, kung makikita nyo dito, halal and ISO certified siya. Tapos, ang recommended dosage nito ay 1 tablet a day. So, isang beses lang sa isang araw. Para naman sa mga pregnant woman or lactating moms, magpa-consult muna tayo sa ating mga doktor bago tayo mag-take nito. Or yung may mga maintenance medicines, maganda na itanong muna natin sa ating mga doktor kung okay ba nating isabay itong food supplement na to. And guys, ito ay product from Taiwan. And kung tatanungin niyo ako kung okay ba gumamit ng mga herbal supplements? Yes, okay na okay pong gumamit. Walang masama mag-take ng mga herbal supplements as long as sinetake nyo pa rin yung mga talagang gamot nyo. Tapos, sasabayan lang natin ng mga supplements para mas makatulong. Kung pinayagan kayo ng inyong mga doktor or pharmacist, then okay siya. Kung gusto nyo mag-take nitong spirulina from GFOXX International, pwede nyo i-avail ito dito sa ilalagay ko sa ating screen. Nilalagay ko na din siya sa description box para makapag-avail kayo. Para naman sa magtatanong ng price, ito po ay nagkakahalaga ng 1,135 pesos. So, sulit naman na kasi 100 tablets na siya sa isang bote. Nakatipid na kayo doon. Free shipping din siya, guys. Papakita ko din sa inyo yung loob para makita niyo yung itsura niya. Spirulina tablet. And ganito yung itsura niya, guys. Sobrang liit lang, di ba? Kaya hindi mahirap lunukin. Amoy niya, guys. Amoy dahon, ganun. Pero hindi naman yung dahon na para kang masusuka. Alam niyo yung malunggay, ganun. Parang alam niyo yung pinatoy yung malunggay na mabango, ganun. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo yung video na to and may natutunan kayo tungkol sa spirulina. Please subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, pakiclick na din yung notification bell para ma-notify kayo every time I post another video. Yun lang guys, lagi kayong mag-iingat and see you on my next one. Bye-bye!